Hello everyone! Kumusta kayo? Namiss nyo ba ang boses ko? Ngayon, maririnig nyo na ulit ito. Shoutout pala dyan sa mga solid supporters natin. Siguro naman ay nahuhulaan nyo na kung ano ang ipapakita ko sa inyo today. Minsan lang kami maglabas ng mga ganitong unit, kaya Bounce! Excited na kayo, kaya hindi na natin patatagalin kung ano ang bago nating product na para sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ang ating 12 inches active speaker at 18 inches active subwoofer. Unahin na natin itong ating K12. Ito ay 12 inches two-way active speaker. Ito ay 1,000 watts at ang body type niya ay made of ABS or OBS na plastic. Meron itong maliit na LED light or ilaw para kung nakaharap sa inyo yung speaker, alam ninyo kung naka-power on ba ito or off. Steel grill ang pinaka-cover ng speaker niya para hindi madaling masira. Ang back detail ng ating speaker ay makikita ninyo, meron itong blower fan. Ang kanyang may slot siya dito na pwedeng gamitan ng XLR or PN. At yung mga slots niya ay meron siyang mga diagram or mga arrow para mas madaling maintindihan ng nag-i-install. Dito naman tayo sa ating 18 inches na active subwoofer. Ang ating KW181 18 inches active subwoofer ay made of birch plywood, kaya magandang klase siya at matibay ang kanyang case or housing. Steel grill din ang cover ng kanyang speaker. At same dun sa ating 12 inches, meron din siyang front LED light. Cast aluminum handle kasi mabigat tong ating speaker. 1,000 watts din siya. And Class D power module. Meron itong threaded type pole receptacle. Tulad niyan yung nilagyan ng ating 12 inches na speaker. Yung gagamitin niyo yung speaker pole ay threaded type po. Sa back detail naman itong ating subwoofer, makikita niyo meron ulit siyang blower fan. Same dun sa 12 inches, may blower fan din siya. And meron pala itong remote gain. Tulad ng 12 inches, yung K12 natin ay may remote gain din siya. Dito sa 18 inches na subwoofer, meron kayong polarity. Ma-adjust ninyo yung polarity niya, may normal or reverse. May mode din siya, normal or boost yung nakalagay. Magpa-demo naman tayo kung paano nga ba ang paggamit ng ating active speaker. Unahin natin sa K12. Subwoofer. Okay. Ito yung K12. Yan. Yan siya. Ito yung... Okay, ito yung AC cord na i-speak on. Dito against natin lagay sa AC in. Dito. Ayan o. Huwag dito kasi out yan. So, dito tayo. Yun. Okay, then on. Ito yung on niya. Wait lang. Lagyan muna natin ng sound, siyempre. Ito yun. Gamit tayo ng cellphone. RCA 2BB. Dito ka nga banda, kuya. Okay. Madilim eh. Ayan. Ito ang kailangan natin ha, para pang test. Testing lang to, mga bro. Yan. Okay. So, on natin. Ito lang muna pag-anayin natin, ha? Ito lang. On. Okay, standby. Antayin natin na mag-power siya na kulay violet ba yan? Blue.
Okay, blue. Yan. So, start na siya, nagkulay blue. Pwede na natin patugtugin. Sounds. Punta na naman tayo sa sub. So, ito is picon, easy. Dito. Subwoofer. Yun ha, sub 18. 18 inches, diba? Oo. Basta dito parati, in. Tapos, kailangan natin ng out. Dito tayo sa in. Tapos, ito, dulo nito. Ayan, nagdugtong lang tayo kasi hindi abot. So, ito, dito natin ilagay. Dito sa dual na to, pwede ka mag-volume dito, pwede rin dito. Depende na yun sa'yo. So, dito natin lagay. Okay. So, ito yun, naka-off. Dito tayo, on. Antayin natin magkulay blue. Ayun, so, pwede na volume. Pwede na natin i-max. Tapos, ang master volume nito nandito sa taas. Dito pa rin tayo magbo-volume. Pag may another sub ka na ganito, pag may another sub ka dito, dito ka kukuha sa line out. Dito sa line out, papunta ulit doon sa isang sub. Input mo ulit sa line in para gagana yung isang sub. Mm. Another sub yan. Okay. So, pwede na tayo magpatugtog. At disclaimer lang po pala, hindi po natin talaga ma-appreciate na maganda yung mga recorded sounds, lalong-lalo na sa mga speakers. Iba pa rin po kasi yung personal na naririnig nyo po talaga sa tenga ninyo ang totoong sound ng speaker. Pag recorded kasi, may mga, syempre, iba-ibang quality ng mga gamit natin sa pagre-record, kaya minsan hindi maganda yung pagka-record.